Good morning, guys. Welcome back to my channel. After 2 months, ngayon lang ako nakapag-live ulit. So, tour ko lang po kayo dun sa bago kong lagyan ng halaman. So, ito po. Dito na po sila yung iba kong halaman. Dito po sila nakalagay. Ayan. Dito na sila. Dito ko na nilagay yung iba. Ayan. Ito po yung daily routine ko sa umaga. So, ito po yung may taas po ako. Ayan. Dito po sila. Come on, guys. Baba na tayo. Baba na tayo. Mia. Baba na. Baba na, baba na. Baba na. So, na-miss ko pong maghalaman. So, I decided na mag-visit ako dun ngayon. So, ito yung halaman ko. Yan, dito sila nakalagay ngayon, yung iba kong mga halaman. Hinati-hati ko sila ngayon. So, dito yung iba. Yan, dito sila, oh. Inakyat ko yung iba. Kasi pinapalago ko muna, pinaparami ko. Lalo na yung galing sa bundok. Yan, oh. Ito po sa baba yung aking halaman, oh. Ito yung pine tree ko na napakalaki at malunggay. Wala, hindi pa gawa yung aming bahay. So far, ayan, may mga kalidyum ako. Iba-ibang klase ng kalidyum. Ayan na sila. Buhay na sila. Pinaparami ko na lang sila para actually, yoko na nga ibenta para ruwami. Kasi re-repat na lang. So, yung mga alaga ko, ito. Ayan na sila. Ayan na, guys. Come on, guys. Down na, down. Down na tayo. So, ito po kakagising ko lang. Sa after 2 months po, hindi po ako nakapag-vlog. Nakapag-video. So far, ito yung aking daily routine every day. Pag gising na umaga, ayan, ipapray lang ako, magbasa ng konting verse sa Bible, then, halaman na agad, then, yan, hilamos na, hilamos ako. So, meron po akong ginagamit na pang beauty regimen. Itong foaming yung ginagawa ko. Nagpo-foaming ako. Oh. Ito yung sinasabi kong product na ginagamit ko ngayon. Para hindi ka na masyado mag-makeup. Tapos glass skin na lang. Sunblock dito. So, sunblock lang yung lalagay ko. Tsaka yung collagen. So, yun ko lang siya ng konti. Para kasi pag lumabas ka, hindi siya yan. Sunblock. More on sunblock.
Yan. All, yan. Ganyan lang. Tapos, of course, pupunta na ako tayo sa, maya na ako magko-collagen. Pupunta tayo doon sa aking maliit na garden. So, bisitahin natin sila. So, kasi ang tagal ko na sila, hindi napuntahan. So, ayan yung mga halaman ko. Ayan, Ate Odette, hello. Good morning, kumusta ka? Ayan. So, kailangan kong magdilig kasi almost months na yata. Ayan. So, yan po sila. Didiligan ko. Saglit lang po. At ako'y maglalagay ng tubig. Yan. Okay. Ginagamit ko pang dilig sa kanila. Ito lang yung baang ginagamit ko. So, pagka ganito, dito lang ako nagdidilig sa gilid-gilid. Yan. Yan. Dito ko sila, unti-unti. Yan. Yung mga succulents ko. Hindi lahat kasi sila gusto lahat ng tubig. Nalulunod sila. So, ito yung iba kong succulents. Yan. Ganyan lang. Yan, ganyan lang. So, yung iba, syempre, medyo malaki na to. Hi, Tita Doris. Good morning, plantita. Yan, yan po. Kasi po, hindi ko po siya nadidiligan everyday. Yan. Yan, 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 yan. Ito yung aking mga halaman. Ito pa yung ibang succulents ko. Napakahirap nito mag-alaga, itong maliliit na succulents. Napakahirap po. Oh, ang hirap-hirap nilang mabuhay. So, ang ginagawa ko, once a month, twice a month, ako nagdidilig sa kanila. Yan, napakahirap po nilang alagaan. Nakikita niyo po yung mga yan. Yan, napakasensitive niyang mga yan. Hindi pwedeng over-dilig. Hindi sila masyado pwedeng mabasa. Ayan, napakahirap. Ayan. Actually, sa cactus na lang siguro ako mabubuhay. Ayan nga. Ayan. Ayan po. Ayan, sensation. Meron akong zebra print. Meron akong photos. Nakaka-enjoy po magplantitas. So, ito na naman po. Nabuhay na naman. Meron po akong pinakita sa inyo nung nagsa picture ko. Ito yun, no. Yung, malaking giant photos. Nilagay ko lang siya sa bote ng soju. Yan, humingi ako sa kaibigan ko. Yan, tapos sinugasan ko. Then, yun, nilagyan ko na siya ng ayan, elephant ear. Ano ba yan? Giant photos na leaves lang siya. Pero, yung stem niya ang binabad ko para mag-ugat. Yan. So, kapag, ayun, maganda siya. Sana mag-ugat siya. Kasi, nung nilagay ko kasi siya sa puno, parang nag-dry yung leaves. So, nag-ano siya. So, ito yung mga bunny ears ko. Na napakahirap alagaan. Yan po yung mga aking mga halaman-halaman. Yan. Actually, marami na rin ho ako namatay na halaman. Ang hirap, lalo na yung mga succulents, mahirap mag-alaga. So,
Ayan po. Ayan, dami po ako halaman. So, actually, dati nagbebenta ako. Pero ngayon, pinaparami ko muna. Kasi pag nabenta, nauubos. Ang tagal mag... Ito si Jade. Si my Jade. Ang ganda-ganda. Basta hindi ko siya pinapansin. Bira ko siyang diligan. Kalimutan ko na anong pangalan nito. Ayan, mga rare plants naman siya. Ayan, akitan niyo po itong napakalaki na cactus ko. Ayan, mga succulents ko na napaka-sensitive. Ayan, ang hirap nilang i-maintain. Ayan mo ito, oh. Pataas siya ng pataas pero nalalagas. Oh. Baka hirap ito. Ito naman, actually, yung mga ganito, mas mag-okay pang alagaan, eh, oh. Nagbubunga na nga siya, yan, may anak na nga siya. Pero itong mga to, napaka-sensitive talaga nito, napakahirap alagaan. Yan, yung mga yan. Ito nga, oh, Korean succulents to, pero ang tagal niyang lumaki. Yan, oh. Yan. Yan, ganun. Yung mga halaman po. Mga rare plants. Yan, ito. Yan, meron pa ako mga hanging plants. Yan. Ang hirap kasi mag-maintain din. Pag tamad ka, huwag ka nang maghalaman. Kasi mamamatay lang din at hindi mo rin maaalagaan. Sayang lang. At Tita Doris, kasi isang stem pa lang yun, isang dahon pa lang yun. So, pag nag-ugat siya, eto, yan. Pwede ko siyang ilipat. Kaya lang, kailangan ko muna siyang propagate sa water base. Mag-water. Kailangan ko siya munang mag-ugat po. So, pag tinanim mo siya ng direkta dun sa lupa, mamamatay po yung stem niya kasi wala pa siya ugat. Yan po. Actually, gusto ko na nga siya iakyat sa taas kasi po may bumubutas sa halaman ko. Ayan o, nabubutas sila. Laging may suso. Lagi kong may nakikitang suso. Saka ito nga o, lumaan na yan, kapal-kapal niya. Nauubos yung dahon pero lumalakas, tumataas siya. Yan, yan po. Marami po ako ito mga ano. Ito yung namuta o, kinakagat po talaga siya ng mga suso. Kaya tinaas ko na lang. May mga caladium po ako. Ayan, iba-iba klase ng caladium. Actually, dapat bibenta ko to. Hindi ko na siya nabenta. Kasi po, pinaparami ko pa po. Galing to sa Buanga. Napakamura lang po ng panadala sa akin. Yung kakilala ko. Ito yung nakakuha ko doon sa Taytay. Tingnan mo siya. Okay, nagat na naman yung flower niya. Muto, naglalanta na siya, oh. Yan. Actually po, yung iba po inakit ko na kasi po, kinakagat nga po ng mga snail. Kasi lupa pa po yung tinutungtungan yung mga halaman ko. So, ito yung Marian ko na malaki. Mm-hmm. Yan. So, ayun, dami ko nang ano, available na lupa. Ayan na. Yan ang aking mga nagpa-propagate lang po muna ako kasi po pagka maliit hindi ko muna siya agad binibenta. Pinaparami ko sana sila. So yun, pagka gusto nyo maghalaman, payo ko lang. Kailangan nyo talaga alagaan kasi pag hindi nyo siya inatitignan, pinapansin, baliwala din po yung pag-aalaga, pag-ahalaman. So, kaya na, parang tao din yan. They need care. At kailangan din na kausapin. Totoo po yun. Kung gusto mo kantahan, kantahan. Ayan po. Yan po yung si... Ngayon lang po ako. After 2 months ako, hindi ako nakapag-vlog. So, mga plantitas, kumusta po kayo yung mga halaman nyo. Sana kayo din. Try nyo pong mag-vlog. Mula po nung nag-pandemic, nag-start ako talaga maghalaman kasi syempre wala ka namang magawa. So, yun na, naging ano na, dumami na sila ng dumami.
Dumami sila ng dumami dito sa akin pag-aalaga. So, supposed to be konti lang dapat. Succulents nga po lang ako nagsimula. Eh, kaya lang, syempre, pag yung succulents plant galing sa highland, papababa mo sa lowland, nag-aano sila, nag-change sila ng ano, nagbabago yung kanilang ano, na pwede silang mamatay. Ang hirap po ay pagkagaling sa mga highland na plants, tapos lalagay mo siya sa lowland, pwede siyang mamatay agad. Pag hindi mo talaga naalagaan. Ayan. Tapos meron ako mga indoor plants. Ninakababad lang sila sa tubig. Yung iba sa tubig. Yung iba naman sa lupa. Tapos binalabas ko lang pagka yun. Marami po akong halaman. Meron pa nga sa labas. Kaya lang, sabi ko nga, hindi ko na, ngayon ko lang uli na pagtuunan ng pansin. Na puntahan uli sila. Actually, nagtitinda pa nga ako ng paso. Oh. Wala na nga akong tinda. Oh. Naubos na. Yan. Yan po. So, puso bi, yan lang po yung aking vlog ngayong umaga. Kasi, gusto ko uling buhayin yung aking YouTube account. Ini-encourage ako ng aking mga kaibigan, lalo na yung nasa mga abroad, mga YouTuber, mga vlogger. Try ko nga uling mag-vlog. This is my simple garden, my humble garden. I hope na na-encourage ko po kayo sa paghahalaman. Try nyo po. It's a therapeutic para sa atin, lalo na stress reliever natin to. Yan na yung aking mga halaman. Yan. Thank you guys for watching and God bless you. Take care and be safe. Bye.